Nakipag-ugnayan naman po ang NBI sa Anti-Money Laundering Council para silipin naman ang mahigit 30 bank accounts umano ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Pati ang umano'y posibleng tax evasion ni Bautista at kanyang mga kaanak ay ipinasisilip na rin ng DOJ sa BIR. Balitang hatid ni John Consulta. Pinaiimbestigahan na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa BIR kung nagkaroon ng tax evasion hindi lang si COMELEC Chairman Andres Bautista kundi maging ang kanyang mga kaanak. Kaugnay ito ng aligasyon ng may bahay nito na si Patricia na nasa mahigit 1 bilyong piso ang aniyay di may paliwanag na yaman ng COMELEC Chairman. Nagpulong na raw si Aguirre at BIR Commissioner Cesar Dulay. Sinasabi niya that some of this money are not owned by him but by his relatives, di ba? So all of this will be investigated. Base sa progress report ng sinumite kay Aguirre, nakipag-ugnayan ng NBI kasama ang Anti-Money Laundering Council para silipin ng mahigit 30 bank accounts umano ni Chairman Bautista. Hiniling na rin ng NBI sa AMLAC na magsagawa ng parallel investigation. Nakipag-ugnayan na rin ng NBI sa Office of the Ombudsman para sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Bautista, maging sa Presidential Commission on Good Government. Ayon kay Aguirre, may mga hindi may paliwanag na transaksyon si Bautista nung nasa PCGG ito bilang chairman mula 2010 hanggang 2015. We found out that they issued more than 3 million of gift checks. I don't know if these are allowed by the COA. We have also found out some billings from the Divina Law Office for services rendered by the Fed Law Office. We have found some 250,000 billing, meron 75, meron 500. Iniimbestigahan din ng DOJ ang Luzon Development Bank para malaman kung nagkaroon ng money laundering activity. Kasabay nito, posibleng malagay sa Witness Protection Program si Patricia patapos na makatanggap ng mga banta sa buhay. Wala pang sagot ang kapo ni Chairman Bautista kaugnay rito. John Consulta, GMA News.